kahit saan mo patitigan. Ikaw pa yung huhubaran pagkatapos mong bihisan. Mga dugot ang pagkatao, walang kalinisan. Pagkatapos magsipag lamang plato, biglang iiwan. Mga hugas kamay lang pero hindi yung pinagkatinan. Eyo, what up mga utol, kamusta? Shoutout nga pala sa mga kababayan natin dyan na nasalanta ng ano, salanta ng pagsabog ng Bulkan Taal. Shoutout po sa inyo lahat, lalo sa mga lahat ng mga taga Batangas. Shoutout po sa inyo. Lalo na sa mga pamilya na sapilitan pong pinalikas ng gobyerno dahil daw sa pwedeng eruption nito na mas malakas pa nga daw. At sana wag nang matuloy. Sana nga wag nang matuloy. Sana wag nang mangyari pa ulit dahil nakakalungkot isipin tol dahil alam mo yun, ang laki ng perwisyo ng pagsabog ng bulkan na yan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Andiyan na yung mga negosyo, mga trabaho. So pag natapos to, imagine niyo paano sila makakaahon ng mabilis, di ba? Hindi sila agad-agad makakabangon tol. Kaya sa mga tumutulong diyan, maraming salamat sa inyo. Shoutout po ng marami sa inyo dahil bukal sa puso niyo, sa loob niyo yung pagtulong. So sana ano, shoutout din sa mga nananamantala na tao. Ipagpatuloy nyo lang yan, baka sakaling ikayaman nyo yan. Pagpatuloy nyo lang, mahal kayo ni God. Alam ko na magsisisi rin kayo pagdating ng tamang panahon. Di naman talaga natin maiwasan yan, Pilipino tayo eh. Na may mga ganyan talagang tao na magpanamantala. Pagka may mga ganyang pangyayari sa buhay natin, hindi natin maiwasan na may mapanamantala. Talagang mawawala yan, lalo na sa ating mga Pilipino. Daming ganyan. Meron nga dyan, tol. Tumutulong daw. Tumutulong kunwari, pero gusto lang sumigat. Gusto lang mapag-usapan siya. Hindi ko alam bakit may mga ganyan klase ng tao. Ba't di ka na lang, kung gusto mong tumulong, tumulong ka na lang. Hindi yung puro dami pa sinasabi sa social media na kesyo tumulong ako, kesyo ganyan. Mali yun, tol. Dapat kung gusto mo talagang tumulong, kung talagang bukal sa sarili mo na tumutulong ka, is gawin mo, tumulong ka na lang. Diba? Ibigay mo na lang yung tulong mo, hindi yung puro chichiburechi ka pa yung tumulong ako sa ganito, ganyan, binigyan ko ng ganyan, ganyan na ganyan, ganyan ko, ganyanin kita eh, ha? Ang gigigil mo, yan. Para na ako si Babalo eh. So, shoutout pa rin sa mga taong ganun, sa mga tao na tumutulong kunwari para lang sumikat, diba? Tapos sa mga tao na mapanamantala, yung face mask, yan, face mask, tawa ko sa face mask na yun, halos prople o quadruple ba tawag dun? Yun, apat na patong na yung inabot ng presyo ng face mask, grabe. Tigi 100, umabot ng halos 500. Grabe, tol. Grabe yung mga pananamantala ng mga hayop na yun. At masasabi ko lang sa inyo, mahal kayo ni God, mahal kayo ni Lord. Sana pagsisihan nyo yung mga pinaggagawa nyo, kagaguhan sa buhay ng hayop ko. At doon sa mga nasalanta talaga, doon sila talaga yung mga sinakakaawa talaga. Wala man po akong maitulong sa inyo, pero sana yung mga gustong tumulong dyan, tumulong pa rin po kayo. Kasi hindi sila agad-agad makakaahon doon, hindi agad-agad sila makakabangon sa trahedya na naranasan nila. Lalo na ngayon, na meron pa nga daw eruption, tapos walang pinababalik sa kamiga nilang bahay. Imbis na pabalikin ay pinaalis, lalo yung mga katabi nilang baryo, pinaalis ang mga kamiga nilang bahay. Yun yung mga nakakaawa doon dahil ang laking perwisyo nun. Imaginin mo kung may negosyo ka doon sa lugar nyo na yun, matitinggay yung negosyo mo na yun. Baka pagbalik mo, wala na naman yung tindahan mo o kung ano man yung negosyo mo, di ba? Tapos, sa mga employee, empleyado, yung mga trabaho dyan, yun, hindi sila makakapasok. Siyempre,
alam niyo yun, laking perwisyo ng toll, diba? Sa mga barangay na kalapit nila, ng mga hindi naman po na perwisyo, eh sana kahit papaano tumulong kayo. At dun sa mga tumutulong, mga nagbibigay ng damit, mga nagdo-donate ng damit, huwag naman sana yung magbigay ng damit ng mga damit preso, damit bagong gasal, damit ng madre. Huwag naman po sana ng ganun. Bigay nyo naman yung mga normal na damit, hindi yung damit preso. Nakikita ko sa Facebook, damit preso, meron pa yung... Meron pa ka toga eh, may nakita pa ako toga. Tapos meron pang tawag doon yung ano, yung suit ng kinakasal na babae, tawag doon. Tapos meron pa suit ng, ay damit ng madre, tapos suit ng ano, ng guard. Tanda ka lang ulit po. So sana wag naman pong ganun, sana kung magbibigay kayo ay yung maayos naman po. Yung t-shirt, damit, short, mga ganun. Wag naman yung bistita, anak na kayo po. Huwag naman po sana ng ganun. Kasi kung sa inyo, para sa inyo, basahan na yun. Eh para sa kanila, basahan na rin. Kasi syempre, paano nila masusuot yun? Masusuot doon sa pang-araw-araw yun. Hindi naman ho, diba? So, yun lang. Hirap, alam mo, yung napapaisip lang kasi ako to, na ang dami nangyayari sa mundo natin to. Diyan na yung may nagbabadyang gera ng Amerika at Iran na possible naman na maganap na naman yung World War 3. Oh, tama, World War 3. So, pag nangyari yun, sigurado damay tayong Pilipino dahil maraming Pilipino sa Amerika at sa Iran. At hindi lang yun, dahil nga andyan ay may mga binabash, may mga nambabash na Pilipino sa Iran o sa Amerika. Siyempre tol, pag nabasa nila yan, pag pwedeng nilang pag-initan o pwedeng madamay yung Pilipinas, diba? Siyempre, World War na yan. E napakaliit lang ng Pinas, di ba? Gatultok lang tayo sa mapa. So pwedeng madamay yung Pilipinas sa World War na yan, tol. Tapos meron na, meron pang ano, sunog sa Australia. Tapos malalakas na lindol sa iba-ibang klase ng bansa. Tsunami, di ba? Ito sa Pilipinas, pagsabog ng vulkan. Malakas na pagsabog ng vulkan na pwede pang masundan pa ng isa pang malakas na pagsabog. Ang dami na nangyayari sa mundo natin. Ito lang pagkatapos ng 2019, dami nang pumasok na problema. So hindi kaya senyales na 'to nang sinasabi sa Bible 'to na katapusan na ng mundo. Hindi kaya ganun. Yung mga possible na mangyayari ng 2012, hindi kaya nangyayari naman. Hindi ko lang din alam, dahil hindi naman din ako kasi religyoso talaga. Hindi naman ako palabasan ng Bible. Pero, siyempre, ano na yun eh. Madalas naman natin naririnig yun sa mga simbahan na may paghuhukom na. Hindi kaya ito nangakayayon to, ang araw ng paghuhukom. Ikaw, tingin mo. Tingin mo, kung iisipin mo lahat na nangyayari sa Pilipinas, sa ibang parte ng mundo, tingin mo. Tsaka pala mga utol, no, yung nakaraan nating video, dun makikita natin na medyo kinakawawa yung mga tao. Alam mo yung pinapalipat-lipat ng pila, tapos meron pa daw kapitan na hanggat hindi original yung pirma ni kapitan, sila makakuha ng relief foods, hindi sila makakain. So, nakakaawa talaga yung mga tiga Batangas. Sana may kakayahan na akong makapunta dyan, makapagbigay kahit na konti. Kaso wala. Pero, nananawagan po ako sa mga tulad ko na vlogger na gustong bukal, sana bukal, no? Sana bukal sa loob nyo, sa puso ninyo yung pagtulong. Tumulong po kayo, mag-donate po kayo. Wala akong kilala o alam na charity na wala akong kilala o alam na pwedeng kontakin para sa pagtulong. Pero sana kayo na yung bahalang humanap ng paraan. Kayo na ho yung
alam ko naman na alam nyo kung paano tumulong. Pero sana, yun nga, sana tumulong po kayo. Yan po yung tulungan po natin yung mga utol natin dahil hindi man natin sila kapatid o kadugo, pero kapwa natin sa Pilipino. So, mga kababayan natin yung mga yan, tol. Imaginin mo kung sa inyo nangyari yan, diba? Ang sarap sa feeling na meron tumutulong sa'yo. At mas lalong masarap sa feeling kapag ka nakakatulong nga. So, yun lang. At maraming salamat, tol. At sana makatulong ka. At sana. I love you. I love you all. I love you, Batangas, Batanggenyo, at lahat ng mga taga Batangas. Mahal ko po kayo. Sana po makaahon po kayo. Kung ano man yung nararanasan yung hirap ngayon, warap lang. Kaya niya yan. Makakabalik po kayo sa mga pinanggalingan niyo. Basta warap lang. Maraming salamat po. Bye-bye.